Samantala, ipinagluluksa naman ng isang pamilya sa Camarines Sur ang pagkamatay ng isang dalagitang nalunod sa ilog. Ang biktima na matay matapos daw saklolohan ang kapatid niyang tinangay ng tubig. Balitang hatid ni Von Aquino. Gumuho ang mundo ni Aling Magdalena nang masilayan ang labi ng 15 anyos niyang anak na si Cyrene. Bumuhos rin ang emosyon ng iba pa nilang mga kaanak na hindi matanggap ang nangyari sa dalagita. Nalunod sa ilog si Cyrene nang mamasyal sila doon ng kanyang kapatid at mga kaibigan. Kwento na nakababatang kapatid ni Cyrene, muntik na siyang malunod at ang isa nilang kaibigan nang matangay sila sa malalim na bahagi ng ilog. Sumaklolo ang kanyang ate pero sa kasamaang palad ay siya naman ang tuluyang tinangay ng tubig hanggang sa malunod. Ayaw ko ba sana? Nagpilit, nagmamadali, nauna na po yan. Hindi pa matapos yung sinasampay ko. May naghahanap nga! Doon sa amin, kung namuwi na daw po, yun pala, nalunod na po yung anak ko. Dinala pa sa ospital si Cyrene pero idineklarang dead on arrival. Sa mga kabataan ngayon, sa mga magulang, bantayan po natin kasi hindi naman yan masyado, hindi pa nila kaya masyado yung, lalo yung maagos na tubig sa, sa mga ilog. Bantayan po natin kung maaari, samahan. Von Aquino, GMA News.